Yan, magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa atin. So dito sa video na to ay ipapakita ko kung paano kino-compute yung slope between two points given dalawang points. So dito, start natin para magsimula. Mag-assume tayo na meron dalawang points, si P1, point 1. Si P1 daw, P1 at P2. So P1 at P2 na laging magkasama. So meron tayong dalawang points, si P1, si P2. At ang coordinates ni P1 ay x1, y1. Coordinates ni P2 ay x2, y2. So, ano ba yung tinatawag nating slope? Ang slope, kumbaga, parang ganito siya. Pag daw itong P1 at P2 pinagkonekta mo, ang slope na tinatawag natin, yun siya yung magsasabi kung gaano katarik tong P1 papunta kay P2. Na yung slope, habang yun yung parang pinaka-definition niya sa Tagalog. So, paano natin kinukuha yun? Paano natin siya minemeasure? So, ang gagawin natin, unang-una, kukunin natin tong mga distansyang ito mula dito papunta daw doon. Ito. Kumbaga, itong horizontal distance nila, itong layo ni P1 sa P2, itong, at itong patayong layo ni P1 sa P2. Etong patayo na to, tinatawag natin siyang rise. Ito namang pahigan layo na to, horizontal distance, tinatawag natin siyang run. And tingin ko, madali naman siyang intindihin kung bakit rise siya, ito run. Kasi ito, gaano, mula dito, papunta kay P2, gaano yung itinaas. Yun yung rise. Ito naman, gaano yung inilayo mula P1 papunta kay P2. Yun yung run, di ba? Horizontal distance, vertical distance. So, ito, ang slope daw, i-re-represent ang slope ng letter M. Ito yung slope. Ay equal daw sa rise. Hindi kanin ha, rise. Tinaas. Letter S, rise over run. Yan yung basic na definition ng slope, basic na formula. Now, galing dito, kukunin natin si rise at si run gamit itong mga coordinates na to, x1, y1, at saka x2, y2. Ngayon, tanong, paano natin gagawin yun? So, eto daw, rise pala, kung gaano yung itinaas ni P2 kay P1. And yan, ang equal siya sa y2, yung itinaas na yan, yung rise na yan, ay equal sa y2 minus y1. Yun yung rise. Yung diferensya ng taas ni P2 sa P1. Yeah? Yung pinagkaiba ng taas nila, yun yung rise. And yung run naman ay x2 over x1. Ito naman yung gaano kalayo horizontally itong si P2 kay P1. Yun yung run. Given 2 points pala, ang slope makukuha natin gamit tong formula to na y2 minus y1 over x2 minus x1. So, y sa taas, yung kaiba ng y sa taas divided by pinagkaiba ng x haba. Diba? So, ito, minsan, nire-represent din to, y2 minus y1, makikakita kayo minsan representation ng delta y over delta x. Ang ibig sabihin lang ng delta is difference. Ito nga yun, pinag-minus. Yun lang ibig sabihin delta, difference, yung change, kumbaga. So, bigay tayo ng example kung paano ginagamit to. Two examples lang siguro. Given tayo ng isang point, hanap tayo isang point dito. Teka, nakalimutan natin itong lagyan ng mga 1, 2, 4, blah, blah, blah. Blah, 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 dyan. So then, 1, 2, 3, 4, napataas. So, ngayon, ito yung y-axis, ito yung x-axis. So, given tayo ng isang point, sabihin natin na siya si point 1, P1, isa pang point, sabihin natin,
si P2. Siya si P2. At isa pang point naman, siya si sabihin natin dito. Magandang point. Dito na lang. P3. Yan, ito si P3. Ngayon, ang tinatanong, ano kaya yung slope? Pumunta kay 1 ni point 1 at saka 2. Ito, ano ito? Ano yung slope nila? Teka, ibang kulay. Pilitan ibang kulay. Maganda-ganda. Ano yung slope nitong between these points, P1, P2? And ano kaya yung slope naman sa pa? Ito, pag pinag-connecta mo tong P2 at P3, ano yung slope niya? So, slope ng sabi natin na siya ay 1, 3. Yan. So, ano yung mga slopes nila? Itong 1, 2, representation ko lang yan na, ang kinukuha na nating slope ay between 2 at saka 1, 0.2 and 0.1. Itong 1, 3, subscript, definition ko lang yan is, ito yung slope niya, 1 at saka 3. So, paano natin kukunin yung slope dyan? So, simple lang, gamit tayo ng formula. Formula ay, y, 2, minus y1 over x2 minus x1. So, balik tayo dito sa drawing. Dito sa ang coordinates niya. Yung y2 natin dito is kung saan siya nakatapat. Itong point 2, ano yung katapat niya dito sa y? Makatapat niya ay 4. So, yung y2 natin ay 4. And then, yung y1 natin, etong p1 na to, ano yung katapat niya sa y3? Minus 3. So, sana nakakasunod kayo. Itong 4 nakuha natin, ito lang yon. Etong p2, papunta doon, ano yung katapat niyang number dito? 4, nakatapat siya sa kay 4. And then, itong p1, nakatapat siya kay 3. Kaya, doon nakuha yung 4 at 3. And then, kunin natin yung mga x coordinates nila. Itong P2, yung X niya, nakatapat dito. Dito, ito, 5 lang yan. Nakalimutan ko lagyan. Yan, 5. Tignan ko din dito. 5. So, itong P2, ang X daw pala niya ay 5. Samantalang itong P1, ang X niya, pag tinignan natin, siya ay nakatapat kay 1. So, ang X niya ay 1. So, 5 minus 1 is equal to 1/4. So, yun yung slope. Itong dalawang, itong line na nagkoconnect sa point 1 at 2. Ay. Wala, nagura. So, yun yung slope. 1/4. Ngayon, punta naman tayo kay 3. Yung slope nitong between these points, P1, P2, P3. So, same pa rin, gagamitin natin yung formula. Kaya lang dito, yung second point muna ay si P3 na. Kaya dito, Y3 ka na minus Y1. So, wag sanang malilito doon sa mga subscript. Diba? X3 minus X1. So, ibig sabihin lang nito, ang kinukuha sa nating point ay dito, yung second point natin, i-consider natin sa P3, kaya siya naging Y3. Ha? Yun lang ibig sabihin ng mga nitong Y3, X3 na to. So, ngayon, ang hanapin natin yung value ng Y3. Ang Y3, saan siya nakatapat dito? Itong point 3, saan siya nakatapat sa Y? Sa 5. So, yun yung Y3 mo. Minus yung Y1 mo, galing dito, alam naman natin, yung Y1 ay 3. Ako, ba, nalaman natin yan kanina. So, yung x divided by yung x3 natin, saan siya nakatapat dito? Sa 7.
7 siya nakatapat. So, mayroon dito, over 7, 7 yung x3, minus yung x1 mo, ito rin yun, minus 1, ay equal sa 2 over 6, is equal to 1/3. So, yan. Ganun lang kasimple ang pagkuha ng slope. So, I hope sana may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.